Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nag-iinit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ay narito muli si Kalingap Val Santos Matubang upang pag-usapan ang issue sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang lolo na si Lolo Miguel. Dito nga ay makikita natin ang lola ni Ate Erica na in-interview ni Kalingap Val Santos Matubang. Talagang makikita nga rin na nalulungkot din ang lola ni Ate Erica sa mga nangyayari sa kanilang pamilya at sa mga away na nagaganap. Masaya kayo lahat. Ngayon parang wala nang nagbago na lahat. Kahit nasa mga anak ko. Ano sila lahat? Sumasama. Ngayon ay parang iba na. Iba na dahil sa pera. Kaya muna at ayusin natin lahat yan ay ha, yung mga bagay na ito. Kasi pagka hindi maayos, pangit naman hindi maayos ang buhay nindo. Nay, apo ba? Ano yun? Sila Erica ba sila may apo nyo sa pangalan yun? Okay. So, sila yung mas nakatanda na apo? Nagamutan na kayo? Nagtataka nga ako bakit bago ang mga ugali nila. Sa ibang tao na dumikit nila sa inyo? Hindi lang ang problema doon. Sige na ya. Amisin natin lahat yan, mga ganong problema. Punta. Ibang tao kasi mahirap ba eh. Ano yung lupa ito? Tasin yung lupa ito? Kaya hindi yung lupa ito? Ano kaya kayo dito? Ano kaya kayo pala? Kaya ang tao dito ay alaga? Sino may-ari nito? Ranjulis po, Edna. Taga Mercedes. Ano problema na pag inayos yung bahay nila? Makikita rin natin dito, tinanong ni Kalingap Val kung ilang taon na ba ang lolo ni Ate Erica. Talagang nalaman nga ni Kalingap Val ang age nito ay medyo nalungkot siya dahil masyado nang matanda si Lolo Miguel para magproblema pa o masangkot pa sa mga ganitong away at mga issue. Kaya naman nalulungkot nga rin si Kalingap Val dahil hindi pa rin ayos ang kanilang pamilya. Bakit nagkakapira naman ako? So para paano, yung mga anak ko naman nabigay sa akin, mas 500. Nakamak ko nagtrabaho doon, 1,000, 500, then napadalaman sa akin. Pag ako'y nalagas-lagas dito, may korda din ako dito. Hati naman kami ng may-ari. Kaya hindi ako i-interest man sa kanilang. Ano ito, Karapoy? Ako na, ay, ano, 60, ano na ako, double 6 na. 66, si nanay? Ano yan, 63. Ah, mas matala po kayo. So, well, alam ko lang po kasi yung pinosta sa social media ko, yung totoo yun. Wala. Parang pera ka nalat mo, para sa materialis pala yun. Materialis lang po yun, ang nahawakan. Yung po ang totoo, maski kanila materialis lang hinili ko nun. Pero kanilang pira, yun di sa akin. So yung tindahan mo ba dyan ay, dahil yung tindahan niya galing sa... Kay Pampa po yan, kay Ruel pa yan. Yung sa asawa niya. So, yung pira, lubos na yun. Yung laman ng tindahan. Ay, meron yung bahay. Okay. So, yung laman ng tindahan, lubos na yung kay Ruel dati. Ano pa po yan, yung tinutulong pa po yan ni Sir Ruel.
Hindi yun naman ang tindahan. Sa sahod mo. Wala kay Erica dito. Wala. Sabi, ang kwento, mayroon kay Erica dito. Ha? Inaambig nila. Sabi mo gano'n? Hindi dahil kay Erica, wala kayo tindahan. Pero hindi totoo yun. Ito mga kalingat po kasi makalingan po nila. Grabe naman. Ano yung nasa ng puso nito? Ito may naman pati. Ha? Ha? Ano naman pa? Kuha ng mga lactose sa luluto. Adito na? Okay. Ito ng bahay niyo rin. Asawa mo? Sa Manila. Hindi ko padala siya pira sa inyo. At sila sa alam natin. Sa araw. Iba na nag-asi kaso. Ako lang po. Lahat. Wala naman po yung iba ko pong mga kapatid. Balit sila sa iyo ha? Kaya po. Kasi ako po kasi ang naglantad ng ano nila. Oo. Butot ka nilantad mo. Nilagyan din ng montage ni Kalingap Val ang bahay nila Lolo Miguel na sira-sira na daw at hindi pa rin napapagawa. Kaya naman dahil mabait at talagang gusto magkalingap ni Kalingap Val ay tutulungan niya sila Lolo Miguel na magpaayos ng kanilang bahay. Grabe at hulog ng langit talaga si Kalingap Val at napakabuti ng puso at wala siyang pinipili na tulungan kahit sino ay gusto niya na mapaganda ang buhay. Ito yung dapat utulungan eh. Noon, di ba? Na-scout ito ng Kalingap Partners natin. Pero divert kay Eric kayo. Tulong po kasi naging Kalingap Angel po yon. Eh, yung nga problema, binabag yung Kalingap Rab. Umayaw po. Yung pala po ay nagapang na. No? Meron na silang usapan nila sila may. At binawi po yung pera ng 30 million na ibinigay kay Kalingap Rab para ano, gumawa ng bahay, kinairi po. Mga kaibigan. Eh, yun ang gusto nila kung may gawa natin. Pero sana nga po mga kaibigan, hindi mabago yung kailangan mo. Pagsingin doon sa lulat-lulat po yung pangalaman. Kaya ba yan? Yun ay, kung ikaw po nakikinig, nakapanood sa ating video na ano. Ano mga sabi niyo po sa mga sinabi nila? Ang gawang matanda. Ako, andito ako para tulungan po sila. Kasi, nagtawag sa akin, chat or text. At kaya po kami yung tulong sa atin. Although sila po ay ano, si Erica po ay nagka-problema. Kasi umalis sa Kalingap, hindi nagpa-vlog. Pero yung vlog po dito mga Kalingap, tuloy-tuloy po yan. Kasi ang unang naka-escape dito ay si Rino po malalag. Ay lulumigil. So, ang tanong po kayo, Mr. Ray John A., ano ang mga sabi mo? Nasa dalawang hinahangaan mo. Hindi ko ay matatawa, matag-Diyos. Okay. Ay, sino mo ito? Huwag mong i-ano? Huwag mong konsintuhin yung dalawa. Ay, hindi ko napunta rito. Nag-birthday yung lola. Hindi ko naman napadalaw. Ako, sa pinto-pinto-pinta, sila rin nag-gastos daw sila sa birthday. Yung pala totoo na pagbigyan ng may birthday dito. Ano po? So, Tan! Eh, paalam mo rin po sa may lupa. Para may-repair ko yung bahay ninyo, ano? Hindi po, salamat. Sa'yo sa'yo yung problema. Sana, Tay! Hanggang dito na lamang muna ang ating nag-iinit, nagbabaga, pinag-uusapan, at talaga namang nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!